sanda inigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiyaw kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katuwiran. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol. Hindi sumasamba sa mga diyos-diyosan ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng pinapanahon. Ngunit siya'y mandaraya sa kapwa o magnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sanla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi.
Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturoang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin, magsitayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala na mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat, sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang kasabihan ang naging paksa sa ating unang pagbasa.
isang kasabihan na noong panahon ni Propeta Ezekiel, pinaniniwalaan ng mga tao. Ang sabi sa kasabihan, ang ama ang kumain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangilo o nangilo. Pwede ba yon? Pwede ba yung kakain ako ng ubas na maasim, kayo ang mangingilo? Pag meron tayong nakitang taong kumakain ng mangga na asim na asim, hindi ba para rin tayong nangangasim? Isang imahe ang naaalala ko para ipaliwanag ang kasabihang ito. Halimbawa, ang isang ama ay nambabae o nangaliwa sa ganitong sitwasyon, kadalasan ang anak ang naaapektuhan. Ang anak ang nasasaktan. Ang anak ang nahihirapan. Ganito ang ibig sabihin ng kasabihang iyon. Ang ama ang kumain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangilo. Pero itinatama ito ng Panginoon. Itinama ito sa pagpapaliwanag at ginamit niya ang imahe ng isang taong masunurin at tapat sa kautusan. Isang taong hindi mamamatay tao. Isang taong mabuti. Sabi ng Panginoon, kapag ba ang isang taong mabuti, nagkaroon ng anak na masama, ibig sabihin, ang kanyang anak ay magiging mabuti rin? Hindi. Hindi pwede iyon. Kahit anong buti ng isang magulang, pero ang kanyang anak ay piniling maging masama, hindi ito magiging mabuti. Kahit ang nanay ay madasalin, ang anak hindi nagsisimba, hindi magiging madasalin ang anak. Kahit ang ama ay isang deboto ng Poong Yesus Nazareno, pero ang anak hindi naman kahit kailan nagpunta sa Quiapo, hindi naman kahit kailan nanampalataya sa Nazareno. Hindi ibig sabihin ang anak ay deboto. Mga kapatid, parang ganito. Ang isang magulang na doktor, kahit anong galing, hindi ibig sabihin ang kanyang anak ay magiging doktor din. Ang nais ipakita at ipaliwanag sa atin ng ating unang pagbasa ay ang kabutihan dapat ginugusto at pinagdidesisyonan. Kahit mabuti ang iyong magulang, kung ikaw ay hindi ginugusto ang kabutihan, hindi ka magiging mabuti. Kahit ang iyong magulang ay deboto at ikaw hindi ka nagsisimba at nagdedebosyon, hindi ka magiging deboto. Ito po ang hamon sa atin. Ang kabutihan, ginugusto at pinagdidesisyonan. Kahit pa banal ang iyong mga magulang, hindi ka magiging banal kung hindi ka magpapakabanal. Simple lang ang paanyaya sa atin ni Propeta Ezekiel. Ang pagiging mabuti, hindi namamana. Maaari itong ituro at maaari itong ipasa. Pero kahit kailan,
kapag hindi ito ginusto ng isang tao, wala itong magiging epekto. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo at ipahayag natin ng may pananalig sa Diyos na nagmamahal sa Kanyang Anak ang ating mga pangangailangan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoong, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoong, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan, naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal, at ang pamilya, naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa, naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang, naway pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan, naway mabigyan ng suporta na mga malalakas at nakaririwasa sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa, naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong anak na nananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan ang ipinamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gawing ganap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos
ang inyong puso at diwa, itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa ginhawa,
sakramentong pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Jesucristo, sakramentong pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Stop.